Hello mga chefies! Today, magluluto ako ng isang simpleng pagkain. Simple pero masarap, and this is actually one of my favorite comfort food, lalo na kapag umuulan. Magluluto ako ngayon ng gidatang hipon with kalabasa and sitaw. Ready na ba kayo? Pero syempre bago ko magsimula dun sa mga bago dito, hello everyone, I'm your chef mom Rosebud. Welcome to my channel. Sana mag-subscribe kayo. And of course, don't forget to like this video so that more people can watch. Let's go! Unang-una natin gagawin, syempre, let's open up the flame. Kulang tayo ng mantika. So, maraming mga version ng ginatang hipon, pero it's very simple. Napakasimpleng gawin ito. At saka tayo mga Pinoy kasi mahilig talaga tayo sa ginataan, di ba? Sa mga gata. So, lalagyan lang natin ngayon ng mantika itong ating pot. Okay, pag mainit na yung ating mantika, lagyan na natin yung ating sibuyas. So, I'm using white onions, but you could also use red onions. Lagay tayo ng konting ginger. So this ginger will bring out aroma and flavor to our dish. And at the same time, pag niluluto ka kasi ng seafood, maganda na gumagamit ka ng ginger pampatanggal ng lansa. Then we add our crushed garlic. Sauté lang natin lahat hanggang mabango na siya. Ayan. So at this point, pwede na natin ihalo yung ating hipon. Yung hipon, you don't peel and devein it. Mas maganda na kasama talaga yung shell at yung ulo kasi nandyan yung flavor ng ating shrimp na dun sa ulo. So, iluluto natin siya together with the balat. Balat talaga. Kasama yung kanyang balat at ulo. So, hayaan lang natin siyang maluto. So, we could also add patis. Siyempre, pag Pinoy cooking, hindi nawawala ang patis pang palasa. So we will cook our prawns hanggang, or ang shrimp natin, hanggang mag-iba na yung kulay niya, hanggang mag-bright orange na siya. Like what I said, yung ulo kasi ng ating hipon, nandyan yung flavor. So kaya hindi ko rin siya tinanggal. Nandyan yung lasa kasi nandyan yung fat. So okay na to. Pwede ko na siyang hanguin from our pot. I'll set it aside. Ang bango na. Dito pa lang, masarap. Mukhang masarap na siya. At this point, kukunin na natin yung ating bagoong alamang. So, I'm using around 1 tablespoon for this recipe. So, sauté lang natin siya together with our onion, our garlic, and our ginger. And then, we add in our coconut cream. So, lagay natin yan dyan lahat. And then we add our kalabasa. So, naka-slice na to into cubes. So, kailangan natin itong pakuluan para lumambot yung ating kalabasa. And at the same time, pag nag-boil siya, we'll let it simmer. Tapos, hintay natin na mag-thicken ng konti yung ating sauce. Mabawasan siya ng kaunti bago natin ipagpapatuloy ang pagluluto. So, balikan natin to. Okay, so mga after 8 minutes of continuous simmering, ayan, malambot na yung ating kalabasa. Pwede na natin ngayong idagdag yung ating sitaw. Sama na natin dyan. Ayan. Pwede na rin natin ngayong ibalik yung ating hipon para lumasa na sila all together now. There, huwag natin kalimusan yung mga sabaw-sabaw, nandyan ang lasa. Okay, just continue to let this cook. Ayan, oh, ang ganda. Malambot na yung sitaw, malambot na yung ating kalabasa, yung sitaw natin, naluluto na rin. Lagyan natin ng konting malunggay, di ba? Bukod sa masarap, very nutritious tong pagkain na to kasi ang dami nating gulay. Sige, halo lang, halo. At maglalagay din ako ng siling pangsigang o siling haba. Yan, depende sa inyo kung ilan ang gusto nyo ilagay. I'll put 3. Total, hindi naman yan masyadong maanghang. Yan, let all of the flavors come together. Diba, napakasimple lang. Simple food, delicious, comforting, true Pinoy. Sarap na. Panalo na to.
plate ko na at papakita ko sa inyo mga ka-chefies. Ayan, siyempre kuha tayo ng hipon. Huw, mainit-init pa! Eto na mga ka-chefies, ang aking ginatang hipon with kalabasa and sitaw. Very simple to make, very easy, lahat ng ingredients, napakadaling mahanap, at very comforting indeed. At syempre, di ba, meron akong nakaprepare na kanin dito kasi kailangan ko syempre rin tikman. I hope that you enjoyed watching today's video mga ka-chefies. If you did, please don't forget to like this video. Share nyo na rin para mas marami pang mga tao ang makanood. At higit sa lahat, di ba, lutuin nyo to para sa inyong pamilya. Kuha muna ako. Tikiman time. Ito na. Moment of truth. Kain. Sarap. Galit-gulit muna. Galit-galit na muna tayo mga ka-chefies. Kakain na ako. See you next time. Kapila ng sitaw. Kalabasa, ang lambot na din.